Good evening. It's 8:31 Wednesday, June 8. June 8. Wow. Isang panahon, 2022. Welcome to our the Upper Zoom prayer gathering. At siyensya kayo sa boses ko. Siyensya na ngungo. Kahit na Sunday, ngungo na ako. Sana mawala itong sipon na ito. Punta pa naman tayong Santo. Excited na ba kayo bukas? Alright. Good evening, Pastor. Pauwi pa lang ako. Thanks. So, let's start with our mga tag dito. Praise report. Praise report. Sino gusto mauna? Praise report. Praise report. So nga, negative na yung kay Brother Manny. Sama ni Tito Mami Charif. Sa kanyang biopsy. Ano pa ang mga praise report niya? Yung Anastasios po, galing na. Galing na, Anastasios. Tapos wala na pong sipon. Apo. Tsaka binigyan po siya ulit ng boss niya ng panggasolina. Aba, wait. Bait naman ng boss na yan. Agi namimigay ng panggas. Sana all. Sana all. Ano pa? Ano pang praise support natin dyan? Last Sunday. Ano ba nangyari last Sunday? Ako, Pastor. May thank God kahapon. Nakarating kami ni Tep-Tep doon sa Derma, sa Torrance. Mm-hmm. It took sa 2 hours. Yeah, matagal pagka nag-bus eh. Ang layo, oo. Pero nagtatalo kami ni Tetep kasi parehong hindi namin alam yung lugar. Pagdating sa hotel tsaka Carson, nag-ano na kami, nag-Uber na. Hindi na namin alam kung anong sasakyan bus eh. At nakarating at I think that safe naman kami at natapos yung biopsy. Amen. Amen. Praise support din. Nag-monthly board meeting noong Sunday. Okay naman ang kanilang naging rating sa January to June. No? Naka-first half of 2022 na tayo. Bilis-bilis. Kailan lang nagpa-party tayo ng New Year. Di ba? Bilis. So, pag-uusapan na naman natin yan. Pagkatapos ng camp, pag-uusapan na naman ng Christmas party yan. So, yeah. Mabilis. Panahon. Masaya na si Jose Marichan. Malapit na. Nalabas na naman si Jose Marichan. Ilang buwan na lang. Tatlong buwan na lang. Anniversary po ulit, Pastor. Anniversary na naman. Ako. Oo. Church. Oo. So, expect na naman kayo ng 200 katao. Ano? Pag-anniversary? Oo, no, last anniversary namin, 200 din dumating. My goodness. Dami. Paano po nag-cash supporter yun? Nag-cash naman. Nag-cash? Nag-cash, oo. Surprisingly, nag-cash. Bongguan. Pero masikip, masikip. Kasi ang daming tao. Pero yung Wiley, walang maupuan. Puno talaga. Kasi walang bakanting upuan. Pero katami yung tao. Wow. And that was pandemic. So, ano pa? Ano pang ano? Ano pang praise support natin dyan? Praise report ko po, nakabalik na po si Lola. Nasa LA na po siya. Saan ba siya galing? Arizona po. Ah, nagbakasyon? Wow. 3 weeks po yun. Ano, nag-fly siya? Nag-fly? Apo, nag-fly po. Saka po ito, ano na lang, 2 days na lang pasok. Sarap po. Wow. Meron pa, pero wala ng bata. Wala ng bata, tsaka overtime.
Si Minnie rin eh. Ano. Kasi Minnie ng Tuesday pa ata. Yeah. Ano pa? Ano pa ano? Ano pa? Ako pa sir, natanggap ko na yung form na hinihintay ko. Yung form ay 797C. Mm-hmm. Na kailangan ko i-submit sa university from USCIS. So, kompleto na yung documents ko sa university. Ang kulang na lang ay yung F1 visa. Na lang. Pag natanggap ko na po yan, pwede po ako mag-register. Wow. Yes. Diretso na yan. Medyo nagsisink in na po eh. Nasa, yung kapatid ko po, si David, na, medyo naniniwala na siyang hindi ako uuwi. Kasi akala niya nagjo-joke ako kasi magbo-birthday siya ng July. Oh. So, medyo natatanggap niya na. Bali, uwi naman ang mami niya. Oo nga po, kaya mama, kailangan mo umuwi. Pinramis ko na uwi naman si mama. Uwi kayo, tita, para makita niya yung dalawa. Makita niya yung dalawa niyong ano doon, panakits. Ano pa nga, praise report. Siyempre, praise report, may bago ng Korean pastor. At ang sarap ng kanilang handa. Na-enjoy ko. Ang sarap, di ba? Ang ganda pang tingnan. Ang ganda pang tingnan. Worth the wait. Sarap yung beef. Ewan ko yung salmon. Sino yung nag-salmon? Sarap yung salmon. Ako po. Masarap po. Masarap. Sarap? Hindi tayo pwedeng ganun eh. Kasi pag nag-ganun ka, kailangan mo ng 300 ganun. Kasi may take home eh. Pambuffet talaga ang Pinoy. Hindi pa natatapos yung service. May mga bit-bit na yung tao. Masaya, masaya yung ano na yun. Yung celebration. Kahit wala akong naintindihan. Okay naman, masaya naman eh. Ganun pala sila mag-worship na kaupo, no? Ngayon ko na napansin. Ngayon ko na nalaman yun. Ako po sila mag-worship. Anything else? Okay na tayo? Wala ng praise support? Sige, dako na tayo sa ating pagbubulay-bulay. Alright. Welcome to Simbang Pinoy. Loading. Yeah. So, ngayon si Sister Faith. So hanggang August na yung ano natin. Ating devotion. Okay, take it away, Sister Faith. Pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Ayan. Pastor Jeff, pwede po yung sa verse. Okay. Ayan, so. Sige, so ito po yung ano, yung verse na napili ko po, yung Hebrews 4, Hebrews chapter 4, verses 14 to 16. So, sabi po dito, therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast to our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in every way as we are, yet without sin. Therefore, let us approach the throne of grace with boldness so that we may receive mercy and find grace to help us time of every time I think about prayer. Isa po to sa mga verses na so is our great high priest who passed through the heaven, and because of who Jesus is, ito po yung exhortation para tonight. Una, why draw near? Alawa, when to draw near?
third, how to draw near. And then fourth, what to expect when we draw near. Yung una, why draw near? Because we have a sympathetic high priest, great high priest, who is Jesus. Kasi naalala ko po nung, pag nung bata ako, parang when I think about the throne, parang it's intimidating. Like naalala ko po yung story ni Esther, di ba, nung ancient period naman, yung when you approach the throne, you don't have guarantee na you would be extended, parang you would be given favor. Kaya nga, di ba po si Esther nung time na yon, when she was about to approach King Xerxes, I think, yung kinakabahan siya na i-extend ba yung scepter sa akin. Parang may ganong perception yung throne eh. Pero I'm just encouraged na yung pag na kay Kristo po tayo, the throne is not a place of fear, but it's a place where we can receive mercy and grace. So, wait lang po, namatay po yung phone ko eh. Yun, we can receive mercy and grace kasi Jesus is our great high priest who is able to sympathize with our weaknesses. So yung tinignan ko po yung word na sympathize, it means to suffer alongside with or to suffer with us. Yung pag every time we go through suffering or temptation or challenges or difficulty, yung alam natin na si Jesus, he has experienced the same thing. He has experienced how to be betrayed. He has experienced being accused. He has experienced temptation. And yet, so ibig sabihin, lahat ng pwede nating pagdaanan bilang tao, napagdaanan ni Kristo at napagtagumpayan niya. So, he, kumbaga naiintindihan niya where we are coming from and he suffers with us. So, every time we go through difficulty. So, kumbaga, and at the same time, he's our great high priest, meaning he has given us, because of what he's done on the cross, we have access to God. So we can approach God anytime. So yun po yung pangalawa, so we can approach God whenever we need help. Tapos nisip ko, kailan ba ako hindi nangangailangan ng help? Parang lagi ako nangangailangan ng help. Not just every day, parang every minute, every second, every time na I need help, I need God's grace. Parang I need God's grace to sustain me. I need God's grace. I need God's wisdom, provision, protection. So yung help, kumbaga, ibig sabihin, we can come to God anytime. Yun. Hindi siya yung parang may once a year lang, unlike before, na yung there's a human priest who would, kumbaga, mediate. Pero yun, we can come to God every time we need help. Tapos, third, how do we approach God? We approach God directly and with confidence. So, pag inisip ko po yung confidence, naisip ko po dito yung without reservation, without any form of shame, with persistence, yung boldly talaga na, yung parang naisip ko dito yung sila Rizel, ganyan, sila Anaya, sila Jaja, yung pag may kumakanta sa stage, so wala silang pakialam, kahit tuloy-tuloy yung service, kahit going yung service, kahit nagre-rehearse, kahit wala, akit lang sila, kasi alam nila that they can come to their parents without any form of inhibition. So, tapos, alala ko nung, yung with confidence, alala ko nasa Citadel tayo, Ate Jasmine. Tapos si Anaya, yung sabi niya na, parang flippantly lang sinabi niya na, wala na daw siyang damit, so kailangan niyang magpabili ng bagong damit. Tapos anong brand nga yun? Yung parang may mamahaling brand siyang, Banana Republic. Yung parang, Banana Republic.
Yung parang ano, hindi siya nahihiyang sinabi na kailangan ko ng bagong damit at kailangan ko ng Banana Republic. So yung parang ganun siya, ka-confident. So yung parang ganun naisip ko na we can come before God with confidence with whatever we need because we know that we have access through Christ. It's not because hindi ako nagkasala today, which is impossible. It's not because nabasa ko yung Bible cover to cover, or it's not because mabait ako, ganyan. But it's because of Christ. So God is the one who has given us access. And then lastly, what to expect, sabi dito sa last verse, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Ayan. So ang ganda lang ng assurance that whenever we come to God, we will not be rejected. Yung parang we will not be turned away. Yung parang, oh, mamaya ka na, busy ako, dami kong ginagawa. Kasi diba minsan tayo, ganun tayo. Yan. Dami kong ginagawa mamaya na pag medyo malawag-lawag na. O kaya, may sakit ako ngayon. Pagod ako, ganyan. Pero si God, yun eh, every time we come to Him, we will receive mercy and find grace to help us in our time of need. Yung mercy is receiving something that we do not deserve. Tapos yung grace is yung bonggang-bongga pa. Yung hindi ka lang sa pinatawad, binless ka pa, binigyan ka pa ng purpose. So yun lang po, yung parang encouragement lang sa atin tonight is yun nga na when we pray, we can come boldly to God. We can come boldly to God kasi it's through Christ, and at the same time he will not turn us out. He will extend his mercy and grace to us every time we go to God. So yun lang po. Amen. Sino gusto mauna? Bigay ng kanilang input. Kasi nga naman sa mga ano, lahat ng Diyos, yung Diyos lang natin ang talagang nakasympathize at empathize, no, sa kanyang mga anak. Kasi sa lahat ng Diyos, parang ang taas-taas, kailangan silang pagsilbihan, kailangan na alayan ng buhay, kailangan na, alam niyo yan, parang daming sacrifices, pabayad ka na indulgence, magandang dami para marating mo yung parang throne of grace. Kasi Jesus eh, hindi eh. Hindi mo kailangan ng mediator, siya na mismo, di ba? So makakapag-ano. Kumbaga, yung tipong, diba, si Buddha, parang ang hirap niyang ano, lapitan, or si Muhammad, di ba? Pero si ano, si Jesus, eh, talagang ano, nagkatawang tao, tapos naramdaman yung naramdaman natin, na experience sa lahat, yet without sin. No, yun ang big difference. No, baga, ni role model niya na pwede kayo mabuhay in holiness. How about you guys? Ano masasabi niyo? Anybody? Ako po, naalala ko nung college ako. Kasi since parang Catholic school po yung school ko, Our Lady of Fatima. Tinatanong ko po yung mga ka-classmate ko. Sabi ko, naku-curious kasi ako bakit may mga parang Santo Niño, ganyan. Pero meron akong naalala na ka-classmate na parang kay Lord lang siya So parang
sabi ko din sa sarili ko pag uwi ko, nasing tao na, kay Lord na sila lumalapit, hindi na kung kanina-nino. Kasi tinanong ko, ang explanation is parang, para mas malapit ka kay Lord. Eh, pwede ka naman malapit kay Lord. But parang meron pang middleman. So parang ganun. So parang yun yung naalala ko po dito kasi since si God yung high priest, so bakit pa yung ibang tao ay lumalapit sa iba pang Diyos or Santo, pwede naman pong straight to the point kay Lord. So, yeah. Or even sa mga namatay na kamag-anak. Diba? Some of our Catholic friends will ask for prayer request. Oh, baby, namatay ka na. So, ano ha? Iba, sanggol yung namatay. No? Angel ka na dyan. Pag-pray mo si daddy, si mami. O kaya, nay, tay, nandiyan na kayo sa langit. Diba? Huwag niyo kaming kalimutan na... Oo, kumbaga... Umubulong po sa patay. Meron naman po, pinapadala yung sakit. Dali mo na itong sakit ko. Oo, may ganun nga. May ganun. Binigyan pa ng sakit yung patay. nakita niyo yung role natin ng bigat. Kasi kailangan natin ipakilala yung tunay na Kristo kaysa doon sa Kristo na nakalakihan ng maraming tao. Alam niyo yun. Particularly kasi tayo, we are called sa Filipino diaspora and mostly 80% Catholic. So hindi naman ito tipong Muslim or tipong Hindu or Buddhist or whatever na walang Jesus background. In fact, si Jesus din ang Lord nila. Pero they have the wrong perception of Jesus. Pag tinanong mo nga sila, katulad ng sinabi mo, para mapalapit sa puso nila, bakit may mga ganun? Pag tinanong mo nga sila, ba't sila may mga picture ni Jesus, ni Mama Mary, whatever sa wallet nila, they will always say na parang ano yan eh, parang yung pagmamahal mo sa tatay mo, sa nanay mo, di ba yung mga sagot nila? Na, kasi gusto mo sila maalala, no? Kaya nilalagay mo sa wallet, or nilalagay mo sa cellphone yung picture nila, di ba? Pero, buti sana o si Jesus talaga yun. Eh, Hollywood Jesus yun eh. Blue eyes, diba? Blonde hair. I mean, ang layo ni Jesus doon, no? Kumbaga, maputla yung complexion. If Jesus is from, alam mo yun, Middle East, most probably, kakulay natin si Jesus. Diba? Most probably. Diba? At kung lakad siya ng lakad sa init ng araw, hindi mistiso yun. Diba? So, yung mga ganun bagay. Kasi, ang maganda kasi sa Panginoon natin, he was able to sympathize and empathize sa atin. Pag sinabi niya, alam ko yung nararamdaman mo, legit yun, kasi naramdaman niya. Diba? Naalala ko lang yung crew ko dati. Kasi nagkakanda ako ng Bible study dati, gabi-gabi. No, siguro mga 50 sila. Gabi-gabi yun, nag-Bible study kami. Tapos may tanong sa akin, sabi niya, "Sir, naiintindihan ko naman si Jesus, tinanggap ko na, ganyan-ganyan, ka-Bible study natin dito, ganyan-ganyan. Pero may isa lang akong tanong," sabi niya. Sabi ko, mabigat tong tanong na to. Malamang hindi ko masasagot to. Ang tanong niya ganito, kasi daw yung tatay niya, isang may asawa, may pamilya. Yung nanay niya, meron ding asawa, may pamilya. Isang gabi, nagkita, may nangyari, siya naging anak. Pagkatapos, ibinigay siya sa lolo niya, tsaka lola. Di lumaki siya sa lolo at lola niya. Ang sabi niya, buong buhay niya, tinutokso siya na ampon, or yun, putok sa buho, or singaw, mga ganun, no? Sasakit siya mga tokso sa kanya. Sabi niya, "So, kung importante ako kay Jesus," sabi niya ganun, "bakit niya ako inayaan maging ganun? Sana lumabas na ako sa isang maayos na pamilya. Bakit niya ako inayaan na natuksohin? Bakit na inayaan niya ako na..." I'm talking to a person na 6'3" ata na stockman namin. No, kaya ako siya hinayar dahil hindi siya magaling sa trabaho. Kaya ako siya hinayar kasi matangkad siya at magaling siya mag-basketball. Kasi nakikipaglabang kami ng basketball sa McDonald's. So, hinahir ko siya sa basketball. So, pero, mabait naman na bata. Tsaka na-born again. So, sabi ko, paano ko sasagutin to? Diba? And the wisdom came from God. Sabi sa akin ng Panginoon, remember, diba?
tinukso rin ako nung bata ko. Kasi hindi ko naman talaga tatay at nanay si Mary. So doon, na-connect ko sa kanya. No? Sabi ko, remember Jesus, di ba? Naku, ako yung nagkakangata. Hello, hello, hello. Hello, narinig niyo ba ako? Hello, am I back? Bumalik na po. Kanina po, choppy. Papa, back na po. Sorry, sorry, sorry. Ayun, sabi ko sa kanya na si Jesus nga, naka-experience ng ganyan. Alam mo yun. So yung Lord na tinanggap mo, legit, naramdaman yung naramdaman mo. And he was able to overcome it. Alam mo yun. So, overcomer si Jesus. Kaya mo rin maging overcome. Diba? So, ayun, lumakas yung loob niya. Sabi ko, in fact, pagka yung lola at lolo mo, o kahit sino mga nag-adapt na hindi naman nila kilala, di ba? Eh, may choice sila eh kung i-adapt nila o hindi. Kasi alimbawa, si Tita Pepot, inilabas niya si Faith. Wala naman siyang choice. Inilabas niya si Faith eh. Di ba? So, hello, hello. Ano ba naman yan? Ako'y laging nag... Pero hindi po namin kayo, pero freeze po yung kapatid. Ayan naman. Ayan ano ba naman tong internet na to? Di uling yata eh. Ayan po. Hello, 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 hello. Ayan. Ay, nako internet. Yung ano yan, yung extender yata nila. Pastor Jeff, you're back, Pastor Jeff. Ayan, Pastor Jeff. Oo. Oh, nagpapalipat-lipat ako ng internet eh. Ayaw pumasok. Anyway. Ayun, sinasabi ko, kung tayo yung may anak, no choice naman. Alagaan natin, mamahalin natin. Na lumabas sa akin. Pero yung tao na wala namang anak, tapos pipiliin niya na i-adapt ka, that is great love. Right? Kasi may choice eh. No. Diba? Kumbaga, pero pinili ka niya maging anak. So, sabi ko sa kanya eh, huwag kang malungkot, no. Pagka tinuksa ka uling ampon, di ba? Sabi mo sa tumukso sa iyo, sabi ko, tinuksa ka, ampon, sabi mo, okay lang, at least ako pinili ako na amponin dahil mahal ako na umampon sa akin. Yung nanay at tatay mo walang choice kaya kailangan kanya alagaan. Hindi kanya pwedeng itapon kasi anak ka nila eh, di ba? O ako eh, may choice naman hindi tanggapin pero tinanggap ako, di ba? Adi greater love yun. pinapalakas ko lang yung love niya na ano na. Pero ano, the Lord hit it on the nail. Sabi niya, ako mismo na experience ko yan growing up, di ba? So siguro lahat ng na-experience natin yung maganda, tanungin natin si Lord, na-experience ba ito, Lord? For sure, na-experience yan, but he was able to overcome it. Diba? Anything else na gusto idagdag before we go to our prayer? Wala na? So let's go to our prayer. Okay. Let's start with our general prayer with Sister Rachel. Go ahead, Sister Rachel. Take it away. Hi po, let's pray. Lord, maraming salamat po sa araw to, sa gabing ito, na muli po na sama-sama po kami para ipanalangin ang mga bagay at ang mga tao ito, Lord. At muna po sa lahat, Lord, pakalinisin niyo po kami sa mga ginawa po namin, nasabi or naisip na hindi kalugod-lugod sa inyo, Lord. Patawarin niyo po kami sa mga bagay na nagawa po namin, Lord.
Maraming salamat din po sa pag-iingat niyo sa amin, sa buong linggo, sa buong buwan, Lord, sa mga blessings po na tanggap namin at sa mga tatanggapin po namin din. Maraming maraming salamat po. At sa lahat po ng ipapanalangin po namin yung gabi, alam po namin na tinugon niyo na po ito, Lord. Ipapanalangin din po namin yung US election, Lord. Nawa po na yung mga bagong mga leaders po namin dito sa Amerika, Lord, lalo na po sa California, Lord, ay maayos, Lord, at nakakakilala sa inyo, Lord, at nawa po bigyan niyo po sila ng wisdom and knowledge po para po mapatakbo po nila ng maayos yung Amerika at yung California, Lord. Pinapanalangin din po namin yung volcano eruption po sa Sorsogon, Lord. Kung may mga nasalantaman po, Lord, pinapanalangin po namin sila and provide for them kung kailangan po man nila ng bagong tahanan, bagong mga damit, Lord, or kung nagugutom po man sila ngayon, Lord, provide for them, Lord. Pinapanalangin din po namin yung gas price na nangyayari po sa Amerika, Lord. Alam po namin na hindi po ito magtatagal at kung mga nanghihinder man po dito dahil maghihinder man po sa pagtaas ng gasolina, Lord, tanggalin niyo po ito, Lord. At alam po namin para po maging effective yung mga first po na nagta-travel using their cars, Lord, at nawa po bumaba na po ito anytime soon. Pinapanalangin din po namin yung mga hate crime na nangyayari po ngayon sa bansa namin, Lord. Di man po sa bansa namin, sa buong bansa po, Lord, sa buong mundo, Lord, sa mass shooting, Lord, sa Oost County Church, sa Buffalo, New York, sa Robb Elementary, Texas, na may namatay po ng mga bata and teachers, Lord. Alam po namin na nagluluksa pa po sila ngayon, Lord. Comfort them and provide for them, Lord. Papanood at nababasa po namin yung mga balita, yung mga testimonies po ng mga biktima, Lord. Comfort them, Lord. And then, nawa po yung mga naapektuhang church, naapektuhang school, ay makarecover din po sila this year, Lord. Ganun rin po dun sa Tulsa, Oklahoma na may 4 victims, Lord. Pinaparalangin din po namin ang Ukraine and Russia, yung war po na nangyayari and sa Lviv, Lord. Nawa po na pangunahan niyo po sila at matigil na po itong war na ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Nakamit ka dyan. Ako na lang po pray for Jairus. Pinapanalangin po namin si Sister Eden, si Brother Ronald, and si Sister Elsa Lord, si Tita Fe Dumuk, and si Fabian Alicia, si Formentera Cherry, Francisco Renaline, Francisco Renato, Francisco Kiko, and Diwa Briel Lord. Maraming maraming salamat po sa buhay ng mga taong ito na patuloy niyo pong ginagamit sa church po namin, Lord. Pinapanalangin po namin ang pag-iingat niyo sa kanila, ang pagpo-provide niyo po sa kanila. Kung may mga kardaman man po sila na pinagdadaanan, Lord, kayo po nawa ang magtanggal ng sakit na makita na ito, Lord. Maraming salamat din po sa tagumpay po na binigay niyo kay Renaline at kay Kiko, nag-graduate po this week, Lord. At pinapanangin din po namin si Tita Fe Dumuk na may laser surgery po sa kanyang mata, claiming na wala pong anumang complications sa kanyang surgery sa kanyang mata, Lord. Pinapanalangin din po namin si Brie, Lord, na wapo. Maraming salamat po sa successful school year po, sa whole school year. At kayo po namamag-ing kanya ngayong summer, sa lahat po ng kanyang gagawin, Lord. And Jesus' mighty name we pray. Amen. Dear Lord, thank you, Lord God, for this opportunity to pray, Lord God, for the Church of Nazarene, Lord God, for these pastors, Lord God,
We pray for the general superintendents, Duarte, Graves, Pusick, Crocker, Chambo, Sandberg, district office, Greg, Shea, Vanya, all senior pastors and associate pastors, the board, Sister Girlie, Tita Fe, Tita Minda, Tita Fepot, Ate Rachel, Pastor Bong, Fitness Pastors, Pastor Jeff, Pastor Bert, Pastor Bong, Pastor Ray, Pastor Cled, LA First English, Pastor Joshua, Pastor Dan, Pastor Michael, Pastor Pedro, LA First Spanish, Pastor Juan, Pastor Lina, LA First Praise, South Korean, the new Pastor Paul Lee, LA First Arise North Korean, Jong Wan Lee, MCB, Star, Curtis, Nick, Charles Maynor, Citizens of the World Charter School, Silver Lake, Pinoy Pastors and Churches, Lord Covinas, New Hope Nas, Lord, we pray all these churches and pastors, Lord God, may you continue to guide them and may you continue to bless them, Lord God. May each congregation, Lord, produce more fruit, Lord God, produce more saved souls, O Lord. May more souls be brought to you, O Lord Jesus, Lord God. Lord, we pray for growth as well for their members, their leaders, O Lord God. Lord, we pray, Lord God, that may you continue to anoint them, anoint us, our church, Palafil Nas, Lord God, that may your will always be done in our churches. Protect us, keep us away from any danger, Lord God, especially very rampant na po ngayon ng mass shooting, Lord God. Keep us away from any kinds of evil, O Lord God. And Lord, we pray, O Lord, that you would continue to provide for these churches, for these pastors, O Lord God, that they may... their lives may be a living testimony, O Lord God, of your goodness, of your greatness, O Lord God. Continue to use them, Lord God, for your glory, O Lord. Lord, we just thank you for their lives, O Lord God. And we want to show you that we love you, O Lord God. And this and everything we do, we say, and we plan to do, O Lord God, is for your glory, O Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Yes, God, praise you, worship you, God. Patawarin po ninyo kami sa lahat ng mga kasalanan namin, sa isip-salita at sa gawa mga pagkakamali na nagkakawa po namin sa araw-araw, God. And God, tinataas po namin sa inyo mga taong to for complete healing. Si Pastor Jeff po sa kanyang sipon na hindi po namin alam kung bakit po ganito ang flu ngayon or kung anumang sipon po yan. Pero alam po namin na hindi nyo kami pababayaan na totally healing po kay Pastor Jeff po, God. And kay Bezad, healing po para sa kanya. Hindi ko po alam kung ano po yung sakit po niya, God. Pero kayo lang po nakakaalam kung ano po yung kung na pagagalingin niya po siya, God. Na maging magandang testimony ito para sa kanya po, God. And God, kay Rena po na naka-quarantine ngayon dahil sa COVID, God, healing po, hipuin po ninyo si Rena po na gumaling po siya agad, na hindi na po lumala ito, and para makabalik na po siya sa church, and magandang testimony din po ito sa buhay niya, at para din po hindi na nag-aalala sila Brother Rene at si Kiko po. And God, kay Sister Pepo sa kanyang skin biopsy, God, na sa result po ng kanyang biopsy is pinag-pray po namin na negative po ito, na basta ang result po is negative po. And kay Roland Mariano po na na-stroke po ngayon, God, ipuin niyo po siya, God, mula ulo hanggang paa, God, na makakilos ulit siya ng katulad ng dati, na hindi siya mahirapan na at hindi rin mahirapan ng pamilya po niya, God. And God, kay Olga Villanueva po na may knee pains and hindi po siya makapag-drive, God. Kung ano man po itong sumasakit sa kanyang mga tuhod, hipuin po ninyo, God, na
pabalikin po ninyo ulit yung dati niyang lakas, yung kanyang makapag-drive po ulit siya dahil kung kailangan na kailangan po niya, lalo na kung nagtatrabaho po siya, God. And kay Tita Fed Dumok po, sa kanyang eye laser sa June 21 po, God, na yung doctor na mag-ano po sa kanya, naka-assign sa kanya, God, is gabayan ninyo na maging maayos yung kanyang pag-opera, God, or kung ano man yung gagawin po, and na mas mabilis na mapagaling po, lalo na matanda na po si Sister Fed Dumok. Alagaan niyo po siya and huwag niyo po siyang hahayaan na may mangyari masama po sa kanya. At bumalik po ulit sa lino yung kanyang mata. At kay Miguel Noel po sa kanyang brain surgery, God, maging successful po yung surgery na gagawin sa kanya at yung doktor na hahawak sa kanya, is bigyan po ninyo ng na maging maayos yung gagawin po sa kanya na magiging successful po. And kay Patrick Noel po na hindi po makalakad po, hipuin po ninyo ang kanyang paa mula ulo hanggang paa, Lord, yung kanyang mga nerves, God, na makalakad po siya ulit upang maisama na siya ni Brother John Noel sa church, God, kasama yung asawa ni Brother John, na maging magandang testimony nito para sa buhay po nila. And kay Diana Santiago po sa kanyang Parkinson's, God, yung kanyang mga muscles, God, itong Parkinson's na ito is mahirap talaga po, pero God, walang imposible sa inyo, God, na kayo lang po makakapagbagaling sa kanilang lahat. And sa financial din po, tulungan niyo rin po sila, lahat ng mga pangailangan po nila. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Lord, at tinataas din po namin sa panalangin itong mga tao, God, na may cancer po. Lord, we pray for Alet Castro. We pray for a successful chemotherapy, God, sa breast niya, Lord. I pray na palakasin mo yung katawan niya, Lord. I pray that matarget lang yung mga cancer cells and that you would spare, God, yung mga healthy cells, Lord. I pray for Mr. Edge, yung kanyang healing din sa prostate niya. Lord, the same thing, Lord. I pray, God, na anumang procedure ang pagdadaanan niya, Lord, we command healing, full recovery, God, sa kanya din, Lord. Ganun din kay Rochelle, na may lang cancer stage 4. I pray, God, na yung miraculous healing din sa kanya, Lord. I pray that hindi mag-stop yung metastasis nitong cancer cells na to, Lord. I pray, God, na walang maging complications yung procedures na gagawin sa kanya. And ganoon din kay Janet, Lord. I pray for healing, God, sa kanyang breast cancer. Lord, tinataas din po namin itong mga churchmate namin, God, na buntis ngayon, God. Si Aldina, si Joanne, si Darren, Lord. I pray that you would give them a healthy body, Lord. I pray for safety, God, sa kanilang pagbubuntis, Lord, na free from any complications. I pray, God, na maging healthy yung baby nila, God, and I pray, Lord, na ikaw po, God, ang gumabay sa kanila, Lord, throughout their pregnancy, Lord. And I pray you would also provide for everything that they need, yung preparation nila, most especially yung spiritual maturity, God, yung relationship nila sa inyo para yung magabayan din nila, yung ma-prepare sila kung paano maging magulang, God, sa mga magiging anak nila, Lord. I pray din, God, for comfort and peace for the following family, Lord. Families who have lost a loved one. We pray, God, for the family of Mrs. Krieger, Lord, sa mga anak niya. I pray, God, na sa panahon na ito, Lord, ipadama mo yung comfort, yung peace na sa'yo lang nanggagaling, Lord. At gamitin mo po itong situation na ito para ma-encounter ka nila, Lord. I even pray for comfort kay Tita Elvi, Lord, na nag-grieve ngayon, God, dahil din sa naging relationship nila ni Mrs. Krieger, Lord. I pray that your comfort be upon her. I pray that the enemy will not use this, God, to take advantage of her, God, to
to speak any form of condemnation or shame or accusation or anything, God, that does not come from you. We arrest it, Lord. But let your comfort and peace be upon Tita Elvie. I pray for the family din ng office mate ko kanila, family ni Ma'am Jude, Lord. I pray also for your comfort to be upon them. Kay Nanay Meru's family, Lord. Inigo and Giwa, Lord. I thank you, God, because you're the God who gives comfort, God. Sabi mo, you are close to the brokenhearted and those who are crushed in spirit, Lord. So I just pray, Panginoon, na sa panahon ngayon, God, na nangungulila sila, nalulungkot sila, God. I pray that they would look to you, God, at maranasan talaga nung how you sustain, how you love, how you provide, how you take care of your children, Lord. So thank you, God, for this time. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. We continue to lift up to you, Lord, our prayer request. We lift up to you, Lord, we pray, Lord, that you will send a pianist, guitarist, na para po maka-join sa aming papuri team. Somebody na mayroong heart na mag-serve sa inyo, Lord. At hindi lamang para sa makisama sa team na ito, Lord, kundi meron po silang willingness at saka meron po silang, Lord, na burden para makapag-serve sa inyo. At para ang amin din po music ministry ay maging maayos, Lord, at para makapagbigay ng tamang papuri po sa inyo, Lord. That they will be able to give good music to the people's ears, oh Lord, para lalo po silang maiganyong magsimba, especially, Lord, darating sila sa church na mula sa worship hanggang sa end, hindi yung sa sermon na lamang po, Lord. Kasi alam po namin, Lord, na ang worship ang magbibigay, magpre-prepare ng heart namin para sa aming service, oh Lord. You know, Lord, we claim, Lord, that this guy, whoever he is, will be a good pianist na mayroong heart, oh Lord, to serve you. I also pray for safety and security sa Wiley Chapel namin, sa courtyard, every time, every Sunday, every occasion na meron sa church, hindi naman po sa LA Fieldness, kundi sa buong congregation, sa buong mga churches na nagpapaligid dito sa LA Church, oh Lord, dito sa third, na protektuhan niyo po kami, Lord, every time na may service kami, huwag niyo po, Lord, ipahintulot na merong gumawa ng hindi maganda, Lord. Protect our compound, protect our environment, protect our church, protect the whole people, oh Lord. Cover us with your most precious blood and your administering angels be upon us, oh Lord, during our services, oh Lord. I lift up to you, Lord, si David sa interview niya, Lord. I pray, Lord, na makakita na po siya ng trabaho, Lord, na hindi masyadong malayo sa bahay namin. At magamit niya po yung pinag-aralan niya. Whatever job ito, Lord, basta makakapagbigay sa kanya ng encouragement. At the more, oh Lord, na mainganyo rin po sa Lord na mag-church every Sunday. Dahil alam niya po, Lord, na hindi niya po sa pababayaan. I also pray for Nico, for the interview na makapasok po sa Lord sa Lipa Science. I pray, Lord, I pray for wisdom dito sa batang ito, Lord, para makapasa po siya rito sa interview na ito. Lord, I lift up to you a job for me, kay Cyrus, kay Tep, whatever it is, Lord, basta naayos na job, Lord, kahit po a good paying job or online or whatever, oh Lord, na especially sa akin, part-time lang po, Lord. Thank you, Lord, and I know you will provide jobs for me, for Cyrus and Tep, in your time. I also pray for Alvin na ngayon nasa Pilipinas. We are praying, oh Lord, sa kanya, na protection sa kanya, Lord. Mag-enjoy siya doon sa one-month vacation at ingatan niyo rin po siya. Pabalik dito, Lord. Traveling mercy be upon him, oh Lord. And magkaroon po siya ng magandang bakasyon kasama ang kanyang mga loved ones, oh Lord. I pray for Jorel and Liana sa approval ng kanilang papers na maging maayos po ito, Lord. And I know, Lord, you will give them the papers na hinihingi po nila para makasama na po nila ang kanilang pamilya dito, Lord. I pray for Shane sa kanyang child custody, although nakikita niya na po yung kanyang anak nakakasama, but full custody
custody po, Lord, ang pinag-pray namin para maibigay po sa kanya ito, Lord. Hindi po namin alam, Lord, kung anong plano nyo sa batang ito at kay Shane. Pero pinag-pray po namin na you will answer his prayer request, Lord. I also pray for Rachel to pass his NLEX exam. Lord, I pray for her wisdom, for knowledge, Lord, at i-prepare niyo po ang kanyang isip, ang kanyang heart. By the time na kukuha na po siya ng exam, abigyan niyo po siya ng presence of mind. Mm-hmm. Be with her, O Lord. Your angels be upon her. Holy Spirit be upon her during her exam. At naniniwala kami, we are claiming that she will pass the exam, Lord. Dahil alam po namin, Lord, na alam niyo po, Lord, na nagsisilbi siya sa inyo. Hindi po siya humihingi ng kapalit. Basta tulungan niyo lamang po sa Lord na makapasa. And I also pray for Raymundo, Anastasio, Madrid, Jaya, and Cled for a new house, Lord. We lift up to you these people, O Lord, na makakita po sila ng bahay, ng isang bahay na with merong safe environment, safe neighbors, mabubuting neighbors na nakakasama nila, O Lord. I pray, Lord, na itong lugar na ito ay magiging maayos at hindi po magkakaroon ng anumang abirya, Lord. And in your time, Lord, makukita nila ang bahay na ito. Especially kay Pastor Akled, O Lord, na malalayo sa kanyang pamilya at ilipas sa downtown, Lord. I pray na makakita siya ng isang bahay na safe, O Lord, para makapag-aral siya at ang mga magulang niya at mga kapatid ay may kampante, Lord, mm-hmm. na she is in safe hands, O Lord. Mm-hmm. I pray for job, focus, direction in life. Rejoin Ellen Filnas. We pray, O Lord, for job, O Lord. We pray, Lord, na ipuin niyo po ang puso ng bata, ng taong ito, Lord. Ipuin niyo po ang puso ni Job, O Lord. Bigyan niyo po siya, Lord, ng inyong pagmamahal para ma-realize niya po, Lord, na kailangan niya pa rin kayo, Lord, at hindi niyo po siya pinababayaan. I pray, O Lord, na magkaroon siya ng burden para makabalik po siya sa church, ma-realize niya na kailangan niya po kayo, Lord, every day of his life. At it's high time, Lord, na kailangan bumalik siya sa church at makatulong at silbi sa church, O Lord. I lift up to you si Faith, a direction, life, provision, help on visa before fall session. I pray, Lord, na you will provide for her tuition at ang approval ng kanyang F1 visa, Lord, ma-release before the fall session at ang pagpasok niya sa school ay maging maayos. Safe din po, Lord, ang school at ang environment, Lord. And I know, Lord, you will cover her also with your most precious blood at tutulungan niyo po, Lord, who will provide all her needs, O Lord. And I pray for Pastor Cled also for financial needs. Also, Lord, for Pastor Cled, you will give her the favor, O Lord, na pangangailangan niya po dahil meron po siya, Lord, desire na pumasok sa law school. I know, Lord, ang pagpasok niya ito makakatulong, hindi lamang sa kanilang pamilya, hindi lamang sa kanya, kundi po sa aming church, sa mga tao sa church, Lord, na mangangailangan ng servisyo niya just in case in the future. Thank you, Lord. We know, Lord, that all our prayer requests are being will be answered, O Lord, at tinataas po namin ito sa inyong sa inyong trono, O Lord, at naniwala po kami, Lord, na you will answer all these prayer requests in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po at magkakasama po kami ngayon at pinagdadasal po namin ang isa't isa. Maraming salamat po sa lahat po ng mga biyaya na ibigay niyo po sa amin. Ngayon po pinagdadasal po namin ang aming mga connecting events, evangelism, and discipleship activities and events po na paparating. So yung una po is sa Asian Fellowship San Jose, California sa June 9 to 11. Pinagdadasal po namin ang aming safety as we go to San Jose. We'll be able to have a enjoyable conference and we'll be able to learn a lot and we'll be able to travel safely back and forth. And the second po, sa mga sanitizer po as evangelism. Kami lahat po nang bigyan po ng sanitizer ay mga protectional po against the sickness. And pangatlo po is a Father's Day event po namin na way maging successful po ito at mabigyan rin po ng pagkakato na i-showcase din po ng aming mga mahal namin mga tatay and
sa pang-apat po na event ay yung family camp po na way maging successful po ang aming family camp na marami pong mag-enjoy, marami po kami makikilala, and at the same time mas strengthen din po yung aming church po. And sa sunod po na event ay sa volleyball party po, which is June 26 Sunday, na way maging successful po ito na at may enjoy din po ng lahat na makapaglaro po volleyball. And last po is Kids VBS po, which will happen on July 30 Saturday, na way marami pong mga bata ang mas may kilala po kay Lord, and maging enjoyable po na hindi lang po mga bata ma-enjoy po, kundi lahat po nung lahat po ng taong ko participate po nito para rin po makapag-serve din po sa inyo. This is asking Jesus name. Amen. Salamat, Panginoon. Patuloy kami nananalangin sa inyo ng blessings, protection, provision sa mga kaibigan namin ng negosyo, Panginoon. Una, yung LNG Nursing Group. Palain niyo po sila, Panginoon. Ganyan po ang Aerotechnic, kung saan maraming kasama namin sa church, Panginoon, na nagiging nakareceive ng blessings sa company na to, Panginoon. We pray for Repelo and iRadio. We pray, Lord God, na pagpalain niyo sila, ingatan, at ma-increase ang kanilang mga finances, ang negosyo nila lumago. At ganyan din, Panginoon, na magamit mo itong mga negosyo na ito, Panginoon, para mas marami pang pagpalain na mga kaluluwa, Panginoon. We pray also sa boss ni Brother Aldrin na napaka-generous. Pagpalain niya rin siya, Panginoon. At ipakita niyo po na yung binibless niya, Panginoon, ay anak niyo, at tayo sa kanya ay ibibless niya rin siya, Panginoon, in 100-folds. Lord, we thank you for tonight, for all our supplications, Lord God, and we pray, Lord God, that we will receive positive answers, Lord God. And we pray, Lord God, that as we travel tomorrow, tulungan niyo kami, ingatan niyo po yung mga sakin namin, at makabalik kami safe, matuto kami, mag-enjoy kami, at higit sa lahat, Panginoon, may apply namin ito sa simbahan namin, lahat na matututunan. Ito ang aming samot-saring dalangin. In Jesus' name, amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Good evening. Ayan, picture. Matulog kayo na maaga dahil bukas ano na, biyahe-biyahe. Okay. Pastor Cled, Carl James, meron ba kayong picture chat? Ayan. Ay, si Ray Rizal. First Anaya. Okay, 1, 2, 3, smile. There you go. Okay, guys. See you tomorrow. God bless you. Enjoy. Pahinga kayo. Bye po. Ingat ko bukas. Pastor Joe. Pastor Bert. Bye po. Ano na? Kasama daw po ba si Pastor Bert? Kasama si Pastor Bert. Happy shower. Bye po. A podcast. Bye. Pakinang pake.